Kamusta na kayo, mga kasimang? Ngayon, gagawa tayo ng portable lababo. Kasi kagaya nga nung na-vlog ko nung nakaraang araw, yung kusina ko, inilipat ko na dito sa dati kong tindahan. Ngayon, ang hirap magluto, ang hirap magano ng anlayo ng lababo. Gagawin ko, gagawa ko ng portable lababo dito. Ito yung kalan ko. Yan. Dito may space. May space akong ginawa. Ito yung lagayan ko ng mga pinggan dyan ko inano. Ngayon, dito ako ngayon gagawa ng portable lababo. Hindi naman kailangan na anong lababo eh, na maganda. Basta, ano, meron naman akong lababo yun ngayon sa pinanggalingan dun sa may loob. Kaya lang, eh gusto ko yung lutuan, may katabing lababo. Oh my God! Wow! Saka kahit pa paano, pagkaganya na yung ang tubig eh tinitimba-timba lang, kahit pa paano nakakatipid din tayo kasi napansin ko sa mga anak ko pagka naghuhugas sila ng pinggan o ng kung anong bagay man, laging bukas ang gripo. Eh, kung dito ko ilalagay ang ano, kahit pa paano, makakagaan na rin sa akin kasi ako naman ang madalas na nagluluto, kaya ko namang nakakapag-ano naman ako dito, kumbaga naaayos ko naman. Simulan na natin ang paggawa ng aking portable lababo. Lababo na hindi na ginagamit. Yan ang ilalagay ko dyan. Tapos, may gagawin akong tubo na hindi na kailangan bumili. Iyan ko yung tubo dyan. Ikakabitan ko yung tubo nyan. Basta akong bahala. Mamaya makikita nyo ang aking finish na ginawa. Meanwhile, ito may ginawa na akong tubo ng mineral water. Ito gagamitin ko diyan. Wow. Kasi total tubig lang naman ng ano diyan at saka ano lang yung mga ano-ano lang 'yan. Mga pinaghugasan ko lang ng mga ulam-ulam na ano. Basta ito ang gagamitin kong tubo. A few minutes later. Yan, sinukat ko na siya dito kanina. Yung nilagay ko. Sinukat ko na siya kaya iyan. Much later. Nakakuha na akong ulit ang pata. Ano po mga lababo na pinag-lumakaan sa akin at mga itatapon? Gusto pa ako. Tigas na po ito. Bye!
natatapong yung mga lababo yung pinagmamahan. Pwede pang magamit. Ayan, matagal na yung lababo na yun. Hindi ko pinatapon. Akala ko hindi na magagamit. Pero... ayaw bumaon ng pako. Yung dalawa bumaon agad. Dito ayaw. Kasi mga scrap na lang itong ginamit ko. Wala akong binili nga ng mga lumang pako. Wala akong binili. Mga lumang pako lang ginamit ko. Lumang lababo. Mga kahoy na gamit-gamit. Ito siguro tatalag na to. Kasi siya, medyo makapal-kapal dun sa mga nakasunod ako. Mga lumang pako kasi ginamit ko. Hindi ko binili na bago-bago. Pampatibay din to. Baka makaya bumili. Diba yung ano kayo? Okay. Diba? Okay na siya. Diba? Pagbukas ko na rin siya lang. Titay na. Yung portable lababo ko, lalagyan ko pa siya ng harang para hindi kita ng tao pag may dumating. Tapos lalagyan ko lang siya ng timba. Ayusan ko na lang siya pagka ano, kasi may gano'n yung at least matibay na siya, hindi na siya maguguray-guray. Pag nagluto ako, nandyan, tabi-tabi na. Yan ang aking portable lababo. Gawa sa ano lumang lababo na dapat kang itatapo na. Yung mga pako niya, hindi rin ako gumastos kasi mga lumang pako na yan. Kaya nga nakailang pukpok ako, bali ng bali. Yan, okay na siya. Lumang lababo lang yung ginawa ko niyan. Ngayon, gagawa naman ako ng patungan kasi nakagawa na ako ng lababo. Natingin niya yung lababo ko. Gagawa naman ako ngayon ng patungan kasi minsan gusto ko meron ako lababo sa patungan ng mga kung ano-ano gamit. Ito ang gagawin ko. Kasi patumba-tumba siya kanina. Ganyan ko siya. Iaayos ko siya. Ganyan ko siya. Lalagyan ko siya ng pasimano. Para pagka ano. Para pagka ano. Meron akong mapapatungpatungan. Meron akong mga nakatabing tornilyo. Hindi ko siya. Alam ko magagamit ko kasi siya. Pagdating ng araw. May mga tornilyo ako mga napupulot. Hindi ko siya pinatapon. Ayun, magagamit ko siya ngayon dito. Ayan, anin ko na rin yung sa harapan ko yung mga ano. Talaga ko siya ng tornilyo. Talaga ko siya ng tornilyo para hindi siya gumalaw-galaw. Matanggalin ko rin yung mga nakalagay sa labas na yun. Wala. Pwede na yan. Kasi itapapon ko lang naman dyan mga sabon o mga sponge. Ganyan. O kaya dyan. Basta meron ako mga patungan. Yan. Mga may lagayan man lang ako dyan. Oh my God! Wow! Ayan na. Nakatapos na ako sa mga ginawa ko. Nakatipid na ako sa labas.
tapos nakatid na kasave ako sa tako, sa kahoy na napupulot ko lang dyan sa may gilid-gilid ng bahay ko na mga patapon, ipinali ko siya. Oh my God! Ganun din, dapat ang suma na yan eh, oh. Kaya lang isininot ko siya, kaya napakinabangan ko pa. Tapos nakagawa ko ng tawag yan, divider para dito sa kusina ko. Tipid tips para sa ating mga nanay. Lahat kaya natin gawin. Maraming salamat. Oh my God! Keep safe everyone! God bless po sa ating lahat. Thanks for watching.